Magandang gabi, ito ng ating update sa binabantayan natin na si Bagyong Paeng. Kaninang alas 10 ng gabi itong sentro ni Tropical Depression Paeng huling namataan sa layong 725 kilometers silangan ng Borongan City, Eastern Samar. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw pakanluran, timog kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa ngayon, wala pang direktang epekto itong si Paeng sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit dahil sa pag-iral. Sa patuloy na pag-iral nitong shoreline, asahan natin na magpapatuloy itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat at pag-ulan, pagkulog at pagkinlat sa malaking bahagi ng Mimaropa, buong Kabisayaan, Bicol Region, Quezon at sa ilang bahagi ng Mindanao, particular na dito sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar sa mga banta ng flash floods or landslides. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, patuloy na umiiral itong northeast monsoon o hangin amihan. So maaliwala sa panahon na ating mararanasan at may mga tsansa pa rin tayo ng mga mahihinang pag-ulan. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, itong mga pag-ulan na ating mararanasan ngayong gabi hanggang bukas na madaling araw ay panandalian lamang o dala ng localized thunderstorms. Ano nga ba ang ating inaasahang magiging galaw at lakas nitong si Bagyong Paeng? Asahan natin na simula ngayong gabi hanggang bukas ng umaga o bukas ng tanghali magpapatuloy itong general na pakanluran or westward na galaw nitong si Paeng. And for the remainder of the forecast period starting tomorrow ng hapon hanggang Sunday, asahan natin na magiging generally northwestward or west-northwestward na yung paggalaw nitong bagyong si Paeng. And as early, inaasahan actually natin na bukas posible na itong lumakas pa or mag-intensify into a tropical storm category. And habang binabaybay nito ang ating karagatan dito sa Philippine Sea, posible pa itong lumakas pa or mag-intensify into a typhoon category prior to landfall. Sa ngayon, ang landfall scenario po natin ay dito sa mga baybayin, sa silangang baybayin ng mainland Cagayan Valley or sa hilagang bahagi ng Aurora. Kaya iba yung pag-ingat sa ating mga kababayan sa mga lugar kung saan makikita natin dito sa ating track itong cone of probability or yung lugar kung yung mga posibleng lugar na posible pang tamaan nitong si Paeng. So maghanda po tayo, particular na sa mga kababayan natin dito sa silangang bahagi ng Luzon area. Ano nga bang ating inaasahan sa magiging dalang ulan ni Paeng? As early as Biyernes hanggang Sabado ng madaling araw, asahan na natin itong moderate to heavy with the times intense rains sa ilang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala, light to moderate with the times heavy rains naman ating mararanasan sa Mimaropa, sa Barm, Zamboanga Peninsula, Quezon, Cagayan, Isabela at sa nalalabing bahagi ng Visayas. Pagdating naman ng Saturday ng madaling araw hanggang Sunday ng madaling araw, mararanasan na natin, mas lalakas pa ang mga pag-ulan na ating mararanasan. So magiging heavy to torrential rains na ang mararanasan natin dito sa Bicol Region, Northern Samar, Samar, Eastern Samar at Biliran. Samantala, moderate to heavy with the times, intense rains naman ang posible nating maranasan dito sa Calabarzon, Western Visayas, Metro Manila, Aurora, Bulacan, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon, ang silangang bahagi ng Isabela at Cagayan at ang nalalabing bahagi ng Eastern Visayas. Samantala, light to moderate, mahina hanggang sa katamtaman na sa paminsan-minsay malalakas sa pag-ulan naman ang posible nating maranasan dito sa Cordillera Administrative Region, Zamboanga Peninsula, Mainland Barb, sa nalalabing bahagi ng Visayas, Mainland Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa nabanggit na lugar dahil posible itong mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa. Posible rin itong pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. So sa malaking bahagi ng ating bansa, mapapansin po natin significant or mataas yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa pagdaan nitong si Bagyong Paeng. Sa hangin naman na dala ni Paeng, ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na posible nating i-issue sa bagyong ito dahil posible pa itong panitong makamit ang typhoon category ay tropical cyclone wind signal number 4. And as early as bukas ng madaling araw or bukas ng generally tomorrow morning, posible na tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa mga ilang lalawigan ng Eastern Visayas at Bicol Region.
Sa ngayon, wala pa nga direktang epekto itong mga hangin na dala ni Paeng, ngunit patuloy na umiiral itong northeast monsoon o hangin amihan. So asahan pa rin natin itong mga malalakas na bugso ng hangin sa lalawigan ng Batanes, Babuyan Islands, Quezon, Camarines Norte, ang hilagang bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Camarines Sur at Catanduanes sa susunod na 24 oras. At dahil nga sa patuloy na pag-iral nitong hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, hilagang bahagi ng Quezon, kasama na dyan ang Hilaga at silangang baybayin ng Punilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Kaya sa ating mga kababayang mangisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa nabanggit na lugar, kung maaari, huwag po muna tayong pumalaot dahil inaasahan natin na magpapatuloy itong maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Ang susunod na update para sa Bagyong Paeng ay bukas ng alas 5 ng umaga. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga thunderstorm at rainfall advisories, ay bisitahin kami at i-follow sa aming Facebook at Twitter accounts at @DWST_PAGASA. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DWST PAGASA Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa bagong.pagasa.dwst.gov.ph. At yan naman pong latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil, nag-uulat.